topic naman natin ngayon ay GCF. Ano ang GCF? Ang GCF ay greatest common factor. Ano yung pinakamalaking parehas na factor sa kanilang dalawa? So, ibig sabihin, aalamin natin yung GCF ng 2 at saka 4. Magagamit kasi natin ang GCF sa pagre-reduce sa lowest term. So, bago natin pag-aralan yung reducing into lowest term o simplifying into lowest term, kailangan muna natin matutunan kung paano ba ang pagkuha ng GCF. So, madali lang ito. What is the GCF of 2 and 4? So, ang gagawin natin, alamin natin ang factors. Factors ng 2 at saka 4. Yan lang po ang first step kung paano kunin ang GCF. Factors ng 2 and 4. Saan natin kinuha yung 4? Ayan. Yung 2, ayan. So, alamin natin yung GCF ng 2 and 4. Sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang factors. So, ano ang mga factors ng 2? Ibig sabihin ng factors, yung dalawang number na pinag-multiply natin, katulad nitong 2 at saka 1, na ang sagot ay 2. Ayan. So, wala na. So, prime numbers yung 2, kaya iisa lang yung kanyang factors. How about 4? Composite naman yung ating 4, kaya dalawa yung kanyang factors. 4 times 1, and then 2 times 2. Ngayon, ano ang parehas na malaking number sa kanilang dalawa? O kaya GCF, parehas na malaking number sa kanilang dalawa. Ang parehas na malaking number sa kanilang dalawa ay 2. Kaya ang kanyang GCF ay 2. Ayan. Ang sagot ay 2. Ganyan lang po kadali kumuha ng GCF. Another example. Gaya tayo ng ibang example para lalo nyo maintindihan. Ayan. Tagalog na po yung ating ginagamit para malalong maintindihan ng mga bata. Kasi nahihirapan sila lalo pag sa English. O kaya Taglish. Hindi rin pundihan. Another, 6 and 12. Ano kaya ang factors ng... ano kaya ang GCF ng 6 and 12? Ayan. First step, alamin muna natin yung factors ng 6. Ano yung factors ng 6? 2 times 3, 6 times 1. How about yung 12? Ano ang factors ng 12? 6 times 2. What else? 4 times 3. Ano pa? 12 times 1. Ayan. O next step, alamin natin yung parehas na malaking number sa kanila. Ang parehas na malaking number sa kanila ay 6. Kaya ang GCF ng 6 and 12 ay 6. Ayan. Ang GCF ng 6 and 12. Another example tayo. Find the GCF of 5 and 20. 5 and 20. 5. What are the factors of 5? 5 times 1. Isa lang yan kasi composite yan. How about 20? Ano yung mga factors ng 20? 4 times 5, 10 times 2, what else? 20 times 1. Ngayon, ano yung parehas na malaking number sa kanila? So, ang parehas na malaking number sa kanila ay 5. Kaya ang GCF ng 5 and 20 ay 5. Greatest common factor. Another example. Three and twelve. Okay? What are the factors of 3? Prime number yan, kaya iisa lang. 3 times 1. How about 12? 6 times 2. 3 times 4. 12 times 1. Ano yung parehas na number sa kanilang dalawa? Ang parehas na number sa kanilang dalawa ay 3. Kaya 3 ang GCF ng 3 and 12. Okay, nasundan? Okay, ulit-ulitin nyo lang para lalo nyo naintindihan yung ating video. Maraming salamat!